Hindi ako sinasagot ni Paul. Hindi na po natin pala kailangang warningan pa si Sir Paul. Ano sinasabi mo? Kasi po si attorney, pinahuli na po sa pulis ni Sir Paul sa kasong embezzlement. Si Martha, nagnanakaw sa kumpanya? Yun ang paghihiganti nila? Bukod kay Martha, meron pa bang hinuling iba? Wala na po, si attorney lang po. Eh, wala po yatang idea si Sir Paul na may kapatid si attorney Martha. AVL, kahit hindi po tayo sigurado kung si Kuya Aaron po yung kapatid ni attorney, dapat po, puntahan po natin si Sir Paul para mapagsabihin siya ng personal. Paul, I came here to warn you, Paul. Si Martha, hindi lang siya mag-isa. Sinasabi mo? Paano mo to alam? Paul, may kailangan ka malaman. May pinapahanap akong tao kay Narcy. Si Abraham Sandoval, isang taong nagawan ko ng malaking kasalanan dati pa. Gusto ko sana makabawi sa kanya, pero nalaman namin, wala na siya. Kaya ngayon, pinapahanap ko yung dalawang anak niya. Si Martha tsaka si Aaron. Hindi pa kami nakakasigurado kay Aaron. Pero si Martha, ang tunay niyang pangalan, Miriam Sandoval. Miriam Sandoval, kilala mo? Hindi ba siya naipakilala sa'yo ng asawa mo? Mukhang hindi mo kilala ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya ito nagawa ni Martha nang dahil sa'yo. Patawarin mo ako. Pero ito nga yung sinasabi ko sa'yo. Yung mga taong nagawang ko ng hindi maganda. Yung mga taong nagawang ko ng pagkakamali. Ayokong maging ganun ka. I'm trying to save you from that. Paano mo nasasabi sa akin yan ngayon? Bakit kailangan mo baliktarin lahat ng mga bagay-bagay? Nagkamali ka. At dahil dito, ako ang ginantihan ng mga binibiktima mo. I'm sorry. Dato nang dahil sa'yo. Kaya masakit sa akin na makita na ang mga anak ko nasasaktan. Tama na! Paul. Wala na akong gusto marinig galing sa'yo. Paul, please. Paul! Wala na, Narcy. Mukhang wala na talaga akong magagawa para magkaayos kami ng anak ko. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, AVL. Di ba po? Di po tayo pababayaan ng Panginoon? Alam ko naman yun, Nathaniel. Kaya lang bakit? Kung kailan gusto ko nang talaga itama lahat ng mga pagkakamali ko. Saka naman, lalo naaapektuhan ang mga anak ko. Lalo na si Paul. Parang wala ako naaayos, Nathaniel. May pwede pa naman po kayong maayos, AVL eh. Pwede pa po kayong makahingi ng tawad kay Attorney Martha. Miriam. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Alam ko dahil sa akin, natulak ka para gumawa ng maraming maling bagay. Pero maniwala ka. Nung una kong hanapin ang tatay mo, hindi ganito ang iniisip ko magiging resulta. Gusto ko lang naman makabawi sa mga anak niya, maitama mga pagkakamali ko. Ngayon, alam ko wala lang akong magagawa kung hindi humingi ng kapatawaran mo. Patawarin mo ako, Miriam. Patawarin mo ako, Miriam. Buong buhay ko, tinuruan ako para magalit sa inyong mga laksamana. At gamitin yung galit na yon sa paghihikante. Oo, aaminin ko. Sa simula, gusto kong mapalapit kay Paul. Para lang sa paghihiganting yon. Pero nung nakilala ko na yung anak niya ng maayos, napamahalin siya sa akin. At yung pagmamahal na yon, sapat na para talikuran ko. Yung paghihiganti namin, para talikuran ko yung kung anumang hustisya ang hinahanap namin para sa tatay namin. Patawarin mo ako. Ako naging dahilan. Pati na pagsira ng pamilya ninyo ni Paul. Sorry. Hindi, AVL. Paano kita mapapatawad? Ni sarili ko hindi ko mapatawad. Sinaktan ko si Paul. At mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Paul, AVL. Hindi ko alam kung paano nagawa ko to.
I know. And I believe you. Pero si Paul, naniniwala pa siya. Alam ko naman na hindi niya ako mamamahal ulit. Pero kahit patawarin lang niya ako, yan lang ang hinihiling ko. Sa tingin mo ba, mapapatawad ulit ako ni Paul? Ate Marta, siguro nga po, di basta-basta mabibigay ni Sir Paul yung pagpapatawad niya sa inyo. Pero kahit ganun po, pwede pa rin po kaya gumawa ng mabuting bagay para sa kanya. Para mailayo po siya sa kapahamakan. Ito po yung unit ni Sir Aaron. Salamat. Aaron Tilos, may warrant para sa kami para sa'yo sa kasong embezzlement. Bale. Pasukin niyo, Ron. Hello, Sir Gustavo. Kailangan ko na tulong ninyo. Katip! Takasan tayo. Halika na. Isa sa mga rason na hindi ko pwedeng aminin sa inyo yung plano namin. Dahil nagbabanta sila. Papatayin si Paul. Kung hindi matuloy yung balak nila. Nino, ni Aaron? Hindi lang si Aaron, ABL. Pati na rin si Gustavo. Sir, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito, sir. Wala po kasi ako ibang mapupuntahan eh. Don't mention it, Aaron. Alam naman natin sa pagkakaibigan, kailangan dyan eh, nagtutulungan. Di ba? Sir, hindi ko lang po alam doon sa kapatid ko kung hanggang saan impormasyon na sabi niya sa mga polis. Diba, nung mga nakaraang araw, alam naman natin na ayaw na niya ituloy mga plano natin. I know, Aaron. I know this is a huge setback sa paghihiganti niyo sa pamilyang Laksmana. Sir, baka upati yung plano ninyo laban kay Paul. Baka humasira dahil kay Martha. Thank you for your concern, Aaron. Pero kung nasira man ang mga plano niyo ng kapatid mo, hindi ko haya na masira nyo rin ang mga plano ko. Sir, ano ibig sabihin ito, sir? Sige na, sige na, sige na. Ilabas nyo na yan. Sir! Gustavo, huwag mo na ngayon. Hindi ito ang tamang panahon para... Paul, I have a gift for you. Ate Marta, pwede po ba namin malaman kung ano po yung pinaplano ni Sir Gustavo? Kasama po ba siya sa paghihiganti ninyo? Hindi, Nathaniel. Ang paghihiganti, sa amin lang ni Kuya. Ano ba talaga ang plano ni Gustavo sa anak ko? Yun ang hindi ko rin alam, AVL. Hindi ko masasabi. Basta ang alam ko lang, sinabi niya na pera ang habol niya, kaya siya naglagay ng mga negosyo sa loob ng Mega City. At nagmamadali siyang... Buksan to sa araw ng anibersaryo ng business club. Parehong-pareho sila ni Ramon. Kailangan niyo itong malaman, Avril. Nung nagpakilala si Gustavo sa amin, siya daw yung backup plan ni Mr. Roman. Nandito daw siya para masigurado na maitutuloy yung mga plano ni Mr. Roman. Kailangan natin tulungan si Paul. We need to save Paul. Nasaan siya? Easy ka lang, Tiger. Relax. Hold on. Ano ginawa mo sa kanya? Ginhanda ako lang naman ng regalo ko para sa'yo. Traitor! Ano? Ha? Ano? Ano gusto mo sabihin? Sir.
Ano? Sana si Gustavo kakampi namin siya. Kakampi namin siya ni Martha, sir. Paul. Tao siya ni Mr. Roman. Huwag mong paniniwalaan yan. Paul. Tignan mo. Hanggang ngayon, puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bungangan ng taong yan. Sir, okay, maniwala sa akin ka. Sir, kung meron traidor dito, si Gustavo yun, sir. Sa tingin ko, inalagaan ni Mr. Roman si Gustavo to follow exactly in his footsteps. Gaya rin kung paano niya ako pinaikot until I defied him. Para saan po yung ginawang paghahanda ni Mr. Roman kay Sir Gustavo? Bakit daw po kailangan mabuksan yung Mega City sa anibersaryo ng business club? Yan din ang tanong ko kay Ramon. Hanggang sa mamatay siya, wala siya may sagot sa akin. Ang tanging makakasagot lang sa tanong mo, ABL, ay si Gustavo mismo. Matagal ka nang niloloko ni Aaron! Sir, wala na akong panahon para lokohin kayo. But I have something for you. A gift. Consider this as a token of trust. Isang simbolo ng ating pagiging magkakampi. Take it, po. Take it. Kailangan po natin makausap si Sir Gustavo. Tama ka, Nathaniel. Aviel, gusto ko lang humingi ng tawad sa inyo para sa lahat ng ginawa namin ni Kuya sa iyo. Wala kayong kasalanan sa akin. Nagawa niyo lang lahat ng yun dahil din sa mga pagkakamali ko. Ako nagtulak sa inyo sa ganung sitwasyon. Kahit na, that doesn't justify the actions my kuya and I did. Nagkamali kami. Kahit anong rason, hindi pa rin tama ang ginawa namin ni kuya sa inyo ni Paul. At dahil doon, I'm sorry. Humihingi ako ng tawad mo. Patawarin mo rin ako, Mirna. Sige, isipin mo kung gaano mo katagal yung nakatrabaho si Aaron. O kaya, kung paano kayo naging malapit ni Martha. Isipin mo kung gaano nila katagal kang niloloko. Sir Paul, huwag niyo ko patayin, Sir Paul. Isipin mo, pinagtatawanan ka habang nakatalikod. At lalo na, ninanakawan ng pera ang inyong kumpanya. Sir, wag, sir. Isipin mo yun, Paul. Sir Paul, sa traidor dito, hindi ako. Sinisira lang niya ulo niyo. Sinisira lang niya ulo. Tumimik ka! Tama yan, Paul. Paul, kung hahayaan mo lang na makulong yan, makakain lang yan na maayos. Bibihisan. Pero kulang pa yon sa panlolohong ginawa niya sa'yo. Kaya wag mong iasa ang hustisya sa otoridad, Paul. Sira lang niya putang pinito. Sir, huwag kayo makinig sa kanya. Ito ang hustisya. Do it! Karapatan mo yan. Sir, huwag kayo makinig sa kanya, sir. Do it, Paul! Do it now! Sir, waling yan, sir. Waling yan. Aaron! Aaron! Gustavo, dali na sa ospital! Halika na! Tulungan mo ako! It's alright. Gustavo, sige na! Tulungan mo ako! Pwede pa to! Wala na tayong magagawa. Patay na si Aaron. Hindi natin alam yan! Paul, maniwala ka sa akin. Patay na si Aaron. Kailangan na natin umalis dito. Paul, alam ko. At naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Pero ang importante sa ngayon ay ang makaalis dito. Because things will only be worse. Kung matagpuan nila ang bangkay ni Aaron dito, nakasama natin. Paul! Paul!
Okay lang. You have to go. Okay? Duro to. Don't worry about anything. Ang importante ay makaalis tayo dito. Do you understand? Now go. Go! Gustavo! Hayop ka, traitor ka! Atty. Laksamana, nakita na po ang kapatid nyo na si Aaron. Huwag po sana kayo mabibigla. Patay na po natagpuan ang kapatid nyo. Paano nangyari yon? Hindi pa po namin alam yung buong detalye. Pero po, ang suspect po namin dito, si Sir Paul at saka po si Sir Gustavo. Sir Paul, gusto lang naman naming malaman kung ano yung ginagawa mo doon sa bakanting lote kasama ni Sir Gustavo. Kasi nga ho, doon namin natagpuan yung bangkay nung assistant yung si Aaron. Alam naman natin na may kasong embezzlement sa'yo sa Aaron. Sir Paul, may kinalaman ka ba sa pagkamatay niya? Wala akong kailangan sagutin sa mga tanong mo. Not without my lawyer. Kaya huwag ka na magsayang ng oras. Kahit ano pang itanong mo, wala akong sasabihin sa'yo. Mr. Gustavo, ano po ba yung ginagawa niyo sa liblib na lugar kasama ni Mr. Laksamana? Alam ko naman na hindi ka magsasalita habang wala dito yung lawyer mo. Pero Mr. Gustavo, anong pwede makipag-cooperate ka sa amin ng maayos para malaman na natin ang punot dulo nito? Pawang katotohanan lang naman ang habol natin dito, di ba? Okay. Sige, di... Hintayin na lang natin dumating ang lawyer mo. Sige. Gusto mong malaman ang katotohanan? Sasabihin ko sa'yo, lahat-lahat. Natagpo ang patay ang executive assistant ni Mr. Paul Laksamana na si Aaron Tilo sa isang bakanteng lote. Sinasabing isang tama ng bala sa dibdib ang ikinamatay ng biktima. Sa kasalukuyan, hindi pa rin malaman kung may kinalaman ba ang nangyaring krimen.
sa isinampang kaso ni Mr. Paul Laksamana na embezzlement laban kay Mr. Aaron Tilos. Nasa ilalim na ng kustudiya ng mga pulis ang dalawang pinaghihinala ang suspect na si Mr. Paul Laksamana at si Mr. Gustavo Palomar. Matapos silang matagpuang magkasama malapit sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. So, Sir Paul, nakapatay? Hindi tayo sigurado, Dimas. Iniimbestigahan pa ng mga pulis eh. Pwedeng si Sir Gustavo, pwedeng wala sa kanilang dalawa. Pero nabanggit sa report yung tangkapag na nakaw sa kumpanya ni Paul. Nathaniel, baka kailangan iuwi na kita. Kasi gabi na rin eh. Ako na lang kakausap kay Paul at Gustavo, ha? Eh, pero pwede lang po sana, Evel. Gusto ko rin po kasi silang makausap eh. Anong ibig sabihin niyo, Doc? Posibleng may kinalaman yun dun sa pagkamatay ni Aaron? Tingin niyo, Doc, magagawa yan ni Sir Paul? Hindi ko alam. Hindi ko na din alam ngayon kung ano pang kayang gawin ni Paul. Siguro mabuti pa kausapin natin si ABL tungkol dito. Hello, ABL? Hello? Beth? Nabalitaan niyo po ba yung tungkol po sa pagkaka-aresto kay Sir Paul at saka kay Sir Gustavo? Papunta nga kami ni Nathaniel ngayon sa presinto para kausapin si Paul. Sa tingin niyo po magagawa yun ni Sir Paul? Hindi ko alam, Beth. Pero kasama niya ngayon si Gustavo. Mas nag-aalala ako para sa anak ko. Sa tingin ko, talagang may kinalaman si Gustavo sa lahat ng ito. Maasa na lang ako na lalabas ang katotohanan sa investigasyon. Sana nga po. Sige, Beth. Babalitaan na lang kita pag nakausap ko na si Paul. Opo. Salamat po. Thomas, di ba sinabi ko na sa'yo? I will not make any statements without my lawyer. Nagsasaya ka lang ng oras. Sir Paul, nandito ako para ipaalam sa'yo na malinis na ang pangalan mo sa pagkamatay ni Aaron. Anong ibig mong sabihin? Si Sir Gustavo. Inamin niya na lahat-lahat. Inamin niya na siya ang pumatay kay Aaron. At base doon sa fingerprints na nakuha namin sa murder weapon, positive, siya ang humawak nito. Daniel, ito yung kinatatakutan ko eh. Mapahamak ang anak ko dahil kay Gustavo. Sino ko po sinasabi sa kanya magpapagunayan sa kanya? Ayaw talaga niya akong pakinggan. Pero sa tingin ko po, AVN, kapag nasabi na po natin kay Sir Paul yung mga sinabi sa atin ni Attorney Amante, pakikinggin po tayo ni Sir Paul. At saka baka layuan niya na rin po si Sir Gustavo. Pag nangyari po yun, baka ipatigil niya na rin po yung pagpapatay sa Mega City. Sir Paul, may iwan muna kita sandali. Ayusin ko lang yung mga papeles para ma-release ka na. Sige. You're still here, Paul. Gustavo, ano itong ginagawa mo? Sacrifice, Paul. Sacrifice. Noong nalaman kong tinatay Durga ni Nero, naisip ko that we have to get rid of them. Dahil makakasira sila sa mga plano natin para sa Mega City. Napakulo mo si Martha. Nakatakas naman si Aaron. That's why we have to tie up all the loose ends. Kaya ako pinahanap si Aaron. Alam ko na hindi naging malinis ang pagdidispatcha natin kay Aaron. Kaya nga, nandito ako sa loob. At nandiyan ka naman sa labas. Para hindi masayang ang mga plano natin para sa Mega City. Gustavo, nakakulong ko ngayon. Nakakulong ka na hindi na mo pinsan mo siya mo. Paul, huwag mo akong alalahanin. Let my lawyers take care of this. As for you, ay importante. Malaya ka na. Dahil ikaw ang magpapatuloy sa mga plano natin para sa Mega City.
Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo, Gustavo. You can thank me later. Kapag nabuksan mo na ang Mega City, sa naitakdang panahon, sa'yo nakasalalay ang proyekto ito. At tandaan mo po, ang Mega City ay ang pag-asa ng bayan. At ikaw ang tutupad nito.